What's up, guys? It's Rian. It's my first day of school. Na hindi talaga first day kasi yun lang ako nagpunta dito. Ito yung office ng Lasal. Itutur ko na kayo today para di kayo magkaligaw-ligaw dito. This is one of the things you need to do when you're an irregular student. Classmate ako na yung subject nila sa design is Wednesday. And yung subject ko ng design is Saturday. So technically, magkaiba kami ng section. So I need to drop the design subject and add another design subject. Hindi ko siya napansin. Yung mga magiging classmates ko sa design, hindi ko na naman sila kakilala. Hard kasi sa design 5, puro groupings talaga yung mga kids. Drop ako ng subject. Eh, nandito naman kami ngayon sa ICTC. So, this is the office para dun sa mga nag-aayos ng school book, sa mga portal. And kaya kami nandito ngayon kasi there are subjects na hindi pa nagre-reflect sa school book namin. So, need namin siyang ayos. Mga classmates ko, super tagal magpunta. But actually, one of the things, one of the reasons why nagpunta kami dito sa school is to do our work and planning subject. Kaso nga lang, hindi pa nila alam mo kayo maingay. Na-dinrap ko na yung planning ko kasi nagpalit ako ng section. Oh, no! So yung dapat gagawin namin ngayon as a group, hindi ko na din sila matutulungan doon kasi hindi na nila ako kasama sa grouping. Sobrang lungkot, diba? So ayun, hinihintay lang namin sila and then may klase pa sila ng 3 o'clock p.m. and ako wala na akong klase kasi nga, ano, irregular student things. Thing that you should do as an irregular student is to really fix your schedule kasi iba-iba kayo ng schedule. So, unlike nung regular student ka pa, pwedeng tanong mo na lang sa kanila lahat na, uy, may klase ba tayo? Ganito, ganyan. Kasi may mga subject nga na ikaw lang yung meron. Talaga ako natutulog ng maayos. Kasi dapat yung tulog ko kaninang umaga, kaso biglang nagklase. And actually, yung setup ngayon, medyo na-excite ako na kinakabahan ako. Kasi there is this vibe na parang face-to-face na talaga. And I can actually feel a little bit of pressure na from some of my professors. Kasi they're really planning about the activities that you will do. They're discussing it. And sabi ng prof ko kanina, I'm not sure pero hopefully matuloy siya. We also have this field trip, mga sites, ganyan. So excited din ako doon kasi syempre, another vlog content. Isasama ko kayo sa lahat ng ganap na yan. So, ayun lang. Texture students dito sa Lasal. Itong lake na to ay paulit-ulit naming dinrowing yan. So, ayun. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga plate namin dati. Nung first year kami. Pinapaikot kami dito sa school. Tapos, idodrawing namin kung ano-ano. Like, for example, yung church din na yun. Ayan, pinadrawing din yan sa amin. Kanina pa tayo nag-iikot, guys. Pero di ba tayo nakakaikot sa buong Lasal? So, medyo malaki talaga sa choice kung hindi maglakad ng maglakad. Kasi, there are ways din na, ano, hindi din dumadaan yung mga ikot Lasal. Mas siya palagi talagang nadaan. So, maswerte ka lang talaga pag dumadaan siya. Pero most of the time, hindi. Walk trip ka talaga dito pag nasa Lasal ka nag-aaral. So, dito kami sa square. Bahala kayo dyan, may yakin lahat. Ito yung classmates ko, ayan. Ang tagal-tagal nila, guys. Ayan, hi! May mga naka-open na dito na stalls ulit. And hindi ko pa alam kung ano kakainin ko. Mag-iisip pa kami ng kakainin for today. Sabi mo sa very famous Calvi chicken naman. Honest review, over 10. Nung first year talaga kami, ang lagi ko lang kinakain dito is either somay rice or turon. Turon kapag sobrang tight na ng schedule namin kasi yun lang yung makakain mo habang nagawa ka ng plate. But other than that, I'm just eating somay rice kasi yun yung pinaka-budget meal dito sa Lasal. Meron dito mga 49 pesos, 45, 60. Hindi na din masyado mabigat for a student talaga. Pero yung iba, mga normal meal na may kanin, saka may ulam, ganyan, it's around 60 pesos.
din ang food natin for today. It's 49 pesos. So, magbibili kayo ng mga green shirt. Meron din sa animals. Oh, baka tagal. Meet and greet. First day of school. Wait lang, bago niya kawayan. Wait lang. No, ito, no. Guys, kaya kami nag-meet and greet dito ng mga tao. Kasi magkaibang section kami dati. So kami lang dati yung magka-section. So ganyan yung kapalaran na iintay sa inyo sa architecture. Kaya ngayon pa lang, yung mga lower year dyan, kaibiganin nyo na din yung mga higher year tsaka yung mga lower year kasi magiging kaklase nyo din naman sila. Pinag-big brother to. Eviction night every... Hey guys, pati pala ibang ano, ibang department. Kasi ito, di ba, IT. Meron nga ato si engineer kasabay. Sa art app. Ako din, engineering. Tapos ta. Sabi ko nung so. Wala talaga ng department, inigutan ko na dito sa Lasal. Mga lala. Ano yung planning ang nilipat mo? Babalik yan si Reddit niya rin. Nakawa naman kayo sa ano ko. Nasa yun na to. Tapos sabi ko pa rin sa'yo mo. Hindi, hindi sa'yo yung dalawa. Kailangan ko talaga kayo sa buhay. So long for me to find you. I just need a reminder before you go. Guys, so ulit sila. Klase pa sila. Hindi na ako mag-gusto. Bye vlog. Ako, sinamahan lang nila ako dito, di ba? Mahal na mahal nila ako for today's video. Ngayon lang nila ako mahal. Sana all may namahal. Joke lang. Sinamahan lang nila ako dito, di ba? Mahal na mahal nila ako for today's video. Ngayon lang nila ako mahal. Sana all may namahal. Joke lang. Today, I'm gonna ask my classmates, what is the hardest subject in architecture? Design 3. Ano ba meron sa design 3? Ano ba ang ginawa restaurant? Sa design 3? Restaurant. Oh, hardest subject in architecture. Isa lang. Ano bang math subject hindi na mahirap? Yung kina-calculate, yung sini-search natin dati sa CR. Basta lahat ng may CET code sa RK, iwasan nyo na yan. Magdasal na kayo. Hardest subject in RK. Design 5. Ano meron sa design 5? Airport. Hardest subject in architecture. Math. Lahat ng math, iwasan nyo yan. Like I said, medyo madami pa talagang mga discrepancies when it comes to our schedules. And may mga klase kami na kahit hindi sa face-to-face, nagiging face-to-face siya. So, nagkakabiglaan talaga kami when it comes to those stuff. Nabibigla kami, nagugulat kami. So, hopefully, in the coming weeks, maging okay na siya lahat. Kasi, sasabay na yung stress ng mga deadlines din namin sa mga plates namin. So, yun lang, guys. Mas marami tayong vlog ngayon kasi nasa school na tayo. So, yun lang. Like, comment, subscribe. Bye-bye!